Welcome po uli, Kiads TV. Topic natin ngayon tungkol sa IS mobile app kung paano mag-loan. So, bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share sa channel ko. Maraming salamat. So, unang-una, kailangan natin mag-download ng IS mobile app. Punta tayo sa Google Play Store. Type lang natin SSS, may lalabas na yung mga apps. Yan, SSS. Yan po ang itsura ng SSS mobile app. I-download nyo po yan kasi nakapag-install na po ako. Kailangan nyo munang i-install. Pagkatapos nyo i-install, i-open nyo lang po yung SSS. Yan. Open mo yan. Hintayin lang kasi naglo-loading yung system. Yan ang itsura po. Social Security System. Bago po tayo mag-sign in, pakita ko po sa inyo yung mga documentary requirements po. Nandito po sa bat ng taas, documentary requirements. Yan. Click lang natin yan. Lalabas po yan mga requirements. Membership, benefits. Sa membership, dami. OFW, self. Yan. Yung access ng SSS po, limitado po. Kasi dahil po sa ECQ ngayon. Yan, balikan natin. Yan. Self-employed. Requirements, yan po yung mga requirements. Ang dami po. Then member data change request. Ang dami pong mga requirements. Meron din sa OFW requirements. Yan. Yan. Sa benefits naman tayo, tingnan natin sa benefits. Death claim, directly claim, retirement claim. Check, click natin retirement. Yan, yung dapat ihanda pag mag-retire ng claim. Yan. So, punta tayo, mag-sign in na tayo. So, dahil ECQ ngayon, limitado lang po yung access ng SSS. Yung sa registration, hindi po makapag-register. Registration is temporary unavailable. Please try again later. So, papakita ko pa rin sa inyo yung form. Ito po yung form. Fill upin nyo lang yan. Yan. Fill up nyo lang yan lahat. Pag na-fill up nyo lahat, i-submit yan. Tapos, pag na-register na kayo, pwede nyo gamitin yung user ID nyo. So, password. So, mag-register tayo sa user ID saka password. Una po yung user ID. Enter nyo pa yung user ID nyo. Kung anong ni-register nyo nung doon sa registration. Kailangan po tamang-tama yung pag sign in nyo kasi sensitive po yung sa SSS na ano, lalong-lalo na sa password. So, tapusin nyo lang po yung video para makuha nyo yung step-by-step na process po. Maraming salamat. So, pag na-fill up na lahat yan, click nyo lang yung sign in. Click nyo yung sign in. Nasa baba, sign in. Okay. So, nakapag-sign in na tayo. Ito na po yung lalabas pag naka-sign in na. My information, my contribution, my loan, my benefits, generates PRN, saka maternity. So, ang topic natin ngayon about sa loan, loan, open natin yung loan.
Pag-open natin yan, yan lalabas. Salary loan status, salary loan balance, apply for salary loan. Click natin yung salary loan status. Tingnan natin. Yan, yung salary loan status ko po. Loan date November 4, 2013. Loan status, loan application has been granted as of May 17, 2020. Yan. Naka-zoom na po yan kasi para kitang-kita nyo. So, natapos ko po yung pagbayad ng loan ko May 17, 2020. Tingnan naman natin sa salary loan balance. Yan. No loan information. Kasi wala na po akong loan. Wala na akong pending na loan. Kaya yan yung lumalabas. Then, puntahan natin yung apply for salary loans. Click lang natin. You have no 6 months contribution for the last 12 months. Last contribution considered is June 2020. Hindi po ako pwedeng makapag-loan kasi wala po akong contribution last 12 months. So dapat pag mag-loan kayo, may contribution po kayo last 12 months. Kasi yan po yung regulation ng SSS na kailangan may 12 months na last 12 months na nakabayad ka bago ka makapag-loan. So pag qualify po kayo mag-loan, pilapan nyo lang po yung mga requirements tapos i-send nyo sa SSS. Pag na-approve kayo, siguro mag-email yung SSS or through message, text message. So yun lang po, sana po may natutunan kayo sa tungkol po sa SSS mobile apps at sa pag-apply ng loan. Kung mayroon, please subscribe, like, and share po sa channel ko, Kids TV. Maraming salamat po at hanggang sa muli. God bless po.